trabaho lang, walang personalan. Aral lang, walang personalan. Ilan lang sa mga kasabihan na palaging sinasabi ng iba sa tuwing nagkakaroon ng mainit-init na sitwasyon sa pagitan ng dalawang tao. Well, normal lang talaga ang mga ganitong senaryo. Sa katunayan nga, ay palagi ko itong nararanasan mula nung ako ay nag-aaral. Hanggang sa kasalukuyang ako ay may trabaho na. Pero alam niyo ba kung sino ang nagparamdam sa akin ng pamemersonal na ganito? Siyempre, walang iba kundi ang aking ex. Ako nga pala si Jay. At dito sa kwento kong ito, inyong malalaman ang pagiging loko-loko kong pag-uugali nung ako ay nag-aaral pa lamang. Na mismo ang babaeng nagmahal ng lubos sa akin ay nakuha ko pang lokohin. Ngunit di ko inaasahan na ang lahat pala ng ginawa kong ito ay may balik din pala sa akin. Kaya naman sa unang bahagi ng kwento kong ito, inyong malalaman kung ano ang ugaling pinakita ko sa aking ex nung ako ay nasa lukulukong era. Simulan natin ang kwento nung ako ay kolehiyo. Ano ba naman, Tanya? Nagbago na nga ako. Paninigaw ko sa girlfriend ko noon na si Tanya. Nung pilit niya akong pinapaamin na may ibang babae akong kinakausap. Sus, nagbago. Ano tong picture na nakita ko, ha? Kaya niya sa akin habang pinapakita ang picture na nakaakbay ako sa isang babae habang naglalakad. Ano ba yan? Lahat na ini-issue mo. Kaibigan ko lang yan. May project kaming gagawin yan. Pagsisinungaling ko sa kanya. Project? Pero nakaakbay pa? May ganun ba? Kaibigan? Pero yung hawak kala mong magjowa? Kapanito. Bahala ka nga dyan. Paniwalaan mo kung ano gusto mong paniwalaan. Inis kong sabi, bago siya iwan sa lugar na yon. Well, totoo naman talaga ang sinasabi niya. May relasyon kami ng babaeng yon. Pero sino ba naman ang aamin sa isang kasalanan, hindi ba? Hindi pa naman ako nasisiraan ng ulo para gawin ang bagay na yon. Kaya din kasi nagiging ganito na ang jowa ko na si Tanya. Dahil nga sa nasira na ang tiwala nito nung mag-cheat ako sa kanya noon. Huling-huli pa nga niya ako noon sa akto na may hinahalikan akong babae. Pero kahit na ganun ay nakuha pa rin niya akong patawarin sa kadahilan ng mahal na mahal daw niya ako. Mahal ko rin naman siya. Pero di ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na mambabae. Para bang hinahanap na ito ng katawan ko. Lumipas ang mga buwan at medyo naglaylo-laylo muna ako sa pambababae. Nais ko kasi muna na maibalik ni Tanya ang tiwala niya sa akin. Kaya ko ito ginagawa. Well, mukhang naging epektibo naman ito sa kanya. Dahil matapos kong ibigay sa kanya ang mga password ng social media account ko at ilang buwan siyang walang nabalitaan na may kinausap akong ibang babae, para bang napaniwala ko na siya na ako ay tuluyan na ngang nagbago. Ganyan nga sana. Kaya kita mahal na mahal, Jay, eh. Kasi alam kong pinaninindigan mo yung mga sinasabi mo. Tuwang-tuwang sabi nito sa akin. Niyakap ko nga siya nung mga oras na yon. Para iparamdam sa kanya na mahal ko rin siya. Pero habang yakap-yakap ko ito, ay napangiti na lang ako. At napasabi sa isip-isip ko ng katagang, utu-utu pa rin talaga to. Hanggang sa, after ng aming anniversary, ay isang pangyayari ang nangyari na siyang naging dahilan para tuluyan siyang makipag-break sa akin. Jay, asan ka? Tanong sa akin ng jowa ko gabing-gabi habang ako ay nasa bar. Andito sa bahay. Bakit? Sagot ko naman sa kanya. Sa bahay? Talaga? Muli nitong tanong. Pero sa pagkakataong ito ay may halong pagdududa na sa tono ng kanyang pananalita. Oo nga, ba't ba ayaw mong maniwala? Sagot ko. Okay. Sagot nito.
Puputulin ko na sana ang tawag. Ngunit bigla kong nabitiwan ang cellphone matapos na pumalupot ang babaeng kasakasama ko sa bar tsaka sinabing, "Baby, come on baby." Kaya naman dali-dali ko itong itinulak sa sofa tsaka kinuha ang phone ko upang i-off ang cellphone. Pero bago ko pa man ito ma-off, ay biglang nagsalita si Tanya sa tawag. "Huwag mo nang i-off. Kitang-kita na ng dalawang mata ko ang ginagawa mong panloloko sa akin." Sabi nito sa akin na siyang kinakunot ng noo ko. "Diba, nagulat ka? Tingin ka sa likuran mo." Utos nito sa akin. Kaya naman, dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. At dito nga ay bumungad sa akin si Tanya na nakangiti sa akin. Kaya naman nagmistulang estatwa ko sa kinatatayuan ko nung siya ay nakita ko dito. Naglakad dito papalapit sa akin. At nung ito ay tuluyan ng makalapit, ay bumulong ito ng katagang, "Break na tayo." Bago ako nito sampalin. "Hey, what the hell?" Magsasalita pa sana ang babaeng kasama ko. Pero di niya na ito natapos pa. Matapos siyang sampalin ni Tanya. Sa pagkakataon ngang ito, ay tuluyan na ngang nagtapos ang kwento namin ni Tanya. Ngunit hindi ko inakala na muli pa pala kaming pagtatagpuin nito in the future. Simula nung nagka-break kami ni Tanya, ay kala mo bang nakawala ako sa koral? Mas naging malala ang pagiging babaero ko. Yun bang kada linggo ay iba-ibang babae ang aking kinakasama? Sa isip-isip ko pa nga nun ay masaya palang maging single ulit. Pero sa kabila nun ay naging maganda rin naman ang naidulot ng pagkakabreak namin. Dahil bukod sa nagkaroon ako ng freedom, ay mas na-focus na ako sa pag-aaral. Sapagkat wala nang ang babaeng makakahadlang sa time ko. Ilang taon ang nakalipas at nakagraduate na nga ako sa pag-aaral. Well, kala mo nga rin ako nagdoktor sa tagal kong nag-aral. Dahil nga sa bagsak-bagsak ang nangyari sa aking grades. Napalitaan ko nga lang din na isa na palang successful businesswoman ang ex ko na si Tanya. Mayaman na pamilya kasi ito. Kaya naman, hindi naging mahirap sa kanya ang path sa tagumpay. Habang ako, eto at tumahanap ng pwedeng mapasukan. Dahil simula nga nung makagraduate ako, ay pinago ko na ang image ko. Unti-unti ko kasing na-realize na kailangan ko ring magsumikap para sa magiging pamilya ko. Inubayan ko na nga ang pagiging babaero. Sa madaling salita, ay bagong image of Jaina ang hinaharap ko sa harap ng maraming tao. Pero sa kasamaang palad, ay medyo nahirapan akong makahanap ng trabaho. Dahil unang-una ay sa mga grades kong bagsak-bagsak nung ako ay nag-aaral. Isa na ring dahilan dito ay ang kalat na pangit na image ko sa lugar namin. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ko na matapos ang ilang buwan na paghahanap ng trabaho, ay nakatanggap ako ng isang message para sa isang job interview. Halos napatalon nga ako nung matanggap ko ang mensaheng yon. Sa isip-isip ko pa nga eh, ito na siguro ang simula sa path ko sa tagumpay. Halos ilang araw kong pre-practice ang pag-greet sa mag-i-interview sa akin. Bumili pa nga ako ng long sleeve na isusuot ko. At nagpagupit rin ako ng buhok upang maging presentable sa job interview. At nung dumating ang mga araw ng interview ko, ay halos malate pa nga ako sa location. Dahil na rin siguro sa kaba, excitement, at halo-halong emosyon na aking nararamdaman. "Sir, wait lang po ha. 5 to 10 minutes po, paparating na po si boss dito." Eka ng sekretary na nag-accommodate sa akin. Tumango lang ako dito, tsaka nginitian. Dahil baka magka-utal-utal pa ako pag nagsalita ako. And after 10 minutes nga ay bigla nang bumukas ang pinto. At dito nga ay may pumasok na sa tingin ko ay ang boss na mag-i-interview sa akin. "Mr. Flores?" Eka nito.
Napakunot nga ang noo ko nung narinig ko ang boses ng nagsalita. Ang familiar kasi ng boses niya. Kaya naman, presentable akong kumarap sa kanya na sinabayan ng pagsasalita ng "Good morning po." Pero nanlaki ang mata ko matapos magtama ang aming mga tingin. "Good to see you again, Jay." Eka pa nito sa akin. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sana po ay abangan nyo ang karugtong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Jay.